Hindi siya pa tayong galing. Asan si Mode? Naka-reverse pa rin tayo. Ayan, oh. Kung sisigaw na yung plywood, sisigaw na yan eh. Isang panel na ikakabit natin. Okay, siguro po. Naman ay confident ka na. Yes po, independent woman that needs no man. Dudes, this is your resident DIYer, Sela Guia, and welcome to Do It Yourself, where we can build practical projects without breaking the bank. Hindi ba kayo nakasubscribe? Well, subscribe now and hit that bell icon beside it para lagi kayong updated sa mga future updates namin. At bago tayo magsimula ng mga malalaking projects like cabinets and walk-in closets na karamihan ay pangarap, katulad ko, pangarap ko din yun, ay magsimula muna tayo sa basic, which is, drumroll please. Box! Yes, so box tayo magsimula dahil that's the basic one. Bakit? Box lang? Sabi niyo, box lang? Uy, huwag niyo nilalang lang ang box kasi di tayo nagisimula. At kailangan natin ng expert para turuan tayo paano gumawa ng box. Well, let's call the film that built himself, Kuya Daniel E. Daniel! Kung madalas kayo manood ng mga DIY videos on YouTube, well, malamang, familiar kayo sa place na to kasi nandito tayo sa workshop ni Kuya Dan. Yeah, hi! Let's go! Kumusta, Sela? Ang taas na energy! Hindi ka lang sabayan yung energy mo eh! What's up, mga dude? So, Kuya Dan, bakit niyo napili yung name na Film That Build? Actually, pinagsama ko lang yung dalawa kong hobbies before na making videos plus building stuff. Tunog social lang talaga siya, Film That Build. Pero kung iintindihin ng mga audience ko, yun ay karpinterong nagbibideo lang. Yeah. Kuya, kailan po kayo nag-start nitong Film That Build? Yun. Passion project ka ng 2018. Parang escape lang siya sa stressful na trabaho. Kasi kung hindi mo tatanong, isa akong web developer. So, kailangan ko na talagang tumakas. So, tatakas ako. Kasi pag nagawa ka naman kung ano tungkol sa kahoy, medyo hindi mo na kailangan bang mag-isip ng, yung alam mo yun, program ka pa, yung cut ka lang ka. Anong klaseng fulfillment ba yung nagawa ng Film That Build sa inyo? Kasi nung nagsimula pa lang ako, creative outlet lang siya. Pero habang natagal, lumalalim na, parang gusto ko na maging ambassador ng happiness. Ay, ang bongga! Ang saya eh. Masaya talaga siya, especially yung napapasaya mo yung misis mo, yung anak mo, and at the same time, I'm making content out of it. Yes. Parang, kaya ambassador ng happiness dapat eh. I agree! Okay, Sel, alam ko excited ka na. Yes. Excited na rin ako, siyempre. Simulan natin yung build natin sa pag-prepare ng materials natin. Una natin kailangan is, of course, plywood. At sa pag-assemble, 1 1/4 na wood screw, and then, drill, wood glue. Kung tatanungin mo ako, matibay ba yan? Glue lang? Actually, glue lang talaga nagpapatibay sa gawa natin sa woodwork. Ay, totoo po. Hindi pa ako, hindi screw, kundi wood. Oh, nice. So, kahit mabasa siya, kuya, hindi siya like matatanggal. Kasi glue eh. That's right. Tama. Clamp. Ito yung para maging third hand natin. Yung para lang mahawakan niya ng tama. Yung mapanatili mo siya nakatayo. Yes, no? F-clamp. F-clamp. Bakit daw F? Mukhang F. Pwede letter P. F-clamp, yeah. F-clamp, so bongga pala, kuya. Kuya, ano po ba to? Nabili niyo na ba siyang cut? Or ganito na talaga siya? Or kinut niyo siya? Sobrang laki nito, Sela. 4x8. Imagine kung lalagariin mo yun ng manual. Ang hirap nun. Sa mga bagong papasok sa woodworking, meron na tayong solution dyan. Mm-hmm. Ano? Power tools. Sa ating mga power tools, ano yung mga safety guidelines kapag nagamit tayo nito? Ang una mo lang gagawin, kailangan talaga well protected ka. Mm-hmm. Yung mga power tools tulad ng circular, so mag-produce yan ng sawdust. So anong kailangan? We need moss. Sobrang ingay din ng power tools, so kailangan natin ng earmuff. Kapag hindi mo masyado naririnig yung power tools, medyo makakapag-concentrate ka ng maayos. Diba? Yes. Kapag nagawa kayo, nagka-carpentry kayo, nag-woodworking kayo, gagamit kayo ng gloves, yun ang sabi nila. Opo. Pero that's wrong. Okay. Huwag kayong gagamit ng gloves kasi madulas yun eh.
Hindi ako familiar kung may gloves na naka-design para sa woodworking, mm-hmm. talagang makapit siya. Pag madulas siya, nabitawan mo, ano nangyayari? Aksidente. So, oh yeah, pwede malaglag. Yung gloves. Unless, mag-welding kayo, ibang usapan na yun. So mga dude, coming from Kuya Dan himself, madami tayong nalaman about safety guidelines kapag gamit ng mga power tools. Meron din po tayong safety officer na naka-standby para in case may mangyaring, you know, something, nandyan po agad tayo. Kaya naman guys, sundin natin lahat ng safety guidelines and let's build this box. Okay, Sela, mag-a-assemble na tayo. Mag-a-assemble na tayo ng ating pangmalakasang box. Bibigyan muna kita ng tip kung paano mo siya makat ng straight and square. Kasi yes. Ang sikreto talaga sa woodworking, dapat talaga makat mo yung mga panels mo ng straight and square. Ito yung straight and square. See that? May nakita kang ilaw? Wala. Wala. Diba? So, paano siya nakat ng straight? Gumamit tayo kanina ng DIY truck. So, dalawang cut ang kailangan mo sa woodworking, especially kung gagamit ka ng plywood. Ang kauna-unahan ay rip cut. Gagamit tayo ng DIY truck. So, pero kung wala kang DIY truck, so, kahit anong straight guide. Basta straight siya, pwede nang gawing straight guide. Then, i-clamp mo lang siya. Clamp, clamp, and then dito lang tayo dadaan ng circular saw. Sigurado ako, straight na yung cut mo. Kasunod natin cut na gagawin is cross cut. At tulad ng ginawa natin kanina, gumamit tayo ng DIY crosscut jig. Okay? Para makapagkat tayo ng consistent. Yan yung pinakamagandang ginagawa ng power tools. Mm-hmm. Mabilis, accurate, at sobrang efficient talaga niya. Ay, okay. Kuya, ano to muna? Like, ano to? Nagulat ako. Okay, ito. Ganda yan. Dahil nga kailang... Oh, okay. Ang galing! Oo nga! Diba? Tapos, itong F-clamp natin, ikla-clamp natin yan papagat niya. Okay. So, ngayon, pero bago natin siya i-screw, kailangan muna natin ng wood glue. Oh my gosh, kinakabahan ako dito. Kasi guys, lumaki ako, hindi talaga ako magaling sa arts. Medyo kahit nga stickman, nahihirapan ako eh. So, thank you Kuya Dan kasi talagang ginaguide niyo kami mga beginners like me. Ayan ngayon. Ngayon ako na. Ay, kakamayin po! Correct. Ayan. Tapos ngayon, dun lang tayo sa edge ng edge. Then, pakikuha nung ating pang-clump. This one. Ba't po may butas dito para sa clump? Correct. Okay. Ang brainy mo. I know. Kita mo yung nag-drip na yan? Yes po. Gagawin natin dyan kung meron kang basa. Mas maganda to, Sela, kung basa. Basa po. Kung basa talaga siya. Okay, tanggalin mo. Tanggalin mo agad yan. Next natin yan, mag-drill na tayo. Oh my gosh, ito yung pinaka-excited ako, guys. Ito. Kasi parang siyang bang, bang, bang. Feeling ko, napaka-astig ko. See that? Ang tawag dito, pilot hole. Kailangan kasi magpa-pilot hole muna tayo para hindi mabak yung piece natin. Kasi may mga instances na kapag nag-direct tayo ng wood screw sa kahoy, especially kung mga softwood, nababak siya. My turn. Oh my gosh. Hala, ako'y kinakabahan. Go. Sige pa, sige pa. Alright. Ah, galing ka! Now, hawakan mo na muna siya ng ganito. Okay po. Oops! Diba? Alright, pwede mo na siya tanggal. And then, pwede mo siya. Kita mo yung mga nag-drip-drip na... Uy, ayaw niya matanggay. Yung basahan natin. Ito po, basahan po. Uy, may pamunas ko na. Tapos basahan pag... Pamunas pala niya. Yan. Ayun. Kasi pag tumigas yan, ang hirap ng isan. So, kailangan natin siyang matanggay. Now, ang kasunod natin gagawin, ulitin lang natin yung same na procedure. Na pala pwede gumawa ng bahay namin. Yan! Ako na, kuya! Sige, opo, maraming salamat po. Welcome to Film That Builds Sela Guia. Yan. Sige po. Pahinga na daw po si Kuya Dan, ah. So, sa mga
Actually, gusto ko kumuha ng assistant sa pindad. Pwede ka ba? Pwede po. Yes, Mami! Po. Pwede ba to? Pwede po. Sahod po ay 1 million a month. Okay, Mami! Walang siya patayin ka rin. Okay. Oh, another tip. Sela, sa paggamit ng drill, meron tayong dalawang mode. Yung una, palubog. Yung pangalawa, pa-reverse yan. Pindutin mo to. Yan, sige. Pindutin mo yun. Sige. Ah! Now you know. Technology! Pala yun naman Tita Sela nyo. Asan si Mode? Sela, hindi mo inano. Naka-reverse pa rin tayo. Ayan, oh. Sorry. Sorry. Pag nakalubog, naka-reverse, pag ganun. At least lumubog! Kaya hirap ka eh, nausok na. Kung sisigaw lang yung plywood, sisigaw na yan eh. Oh, ay, nalubog na. At least, nalubog! Makaka-reverse ka na naman ha. Uy, parang nasira ko po ito yung gamit niyo. Ay, hindi. Mura lang yan. Naka-reverse ka pa rin eh. Yan! Tama na, nalubog na yan. Okay na yan. Mga 7 PM, tapos na tayo. Tapos na po talaga. So, sa mga kliyente ko po dyan, papagawa ng box, intay-intay lang po. Iisang pala na nagkakabit natin. Okay, siguro po. Naman ay confident ka na. Yes po, independent woman that needs no man. Oh! Yes, guys. Mga dude, ready na ba kayo? No. Ready na po ba kayo, Kuya Dan? Are you ready? Okay, let's do this! Okay, guys, this is my box! Alam mo, Sela, masakmat ng gabi pero... Achieve to. Panalo to. Pwede to. Ah! Galing! Galing. So, Kuya Dan, ano naman sabi nyo sa akin, you know, paggawa, paghandle ng power tools? Okay naman. Medyo kulang lang talaga sa pwersa. Kasi nga sabi mo, independent woman ka, no? So, yes. Kailangan talaga ng lakas. Kailangan nakalubog yung screw kasi sa finishing part natin, spoiler, pag-finish tayo, pipinish natin to, ano? So, sa finishing part natin, lalagyan natin yun ng putty. So, kailangan talaga nakalubog yan para papantay siya sa surface ng ating... Walang bump. Okay. That is right. So, ano yung natutunan mo, Sela, sa ginawa natin ngayon? Madami. Kasi sa simpleng paggawa pala ng box, basic siya. Pero kung tutuusin, hindi pala siya basic. Para sa mga beginner like us. Kasi dapat alerto ka. Dapat mabusisi ka. At critical ka. So from here, magiging ano to, may expand mo na to into something. Right? Yes. Lagyan mo siya ng buffer for dito o back panel. Cabinet na yan eh. Gumawa ka ng mga box na maliliit. Magiging drawer boxes na siya. Mm-hmm. Tama? So, from simple box, may expand mo na yung knowledge sa woodworking. So mga dude, ano masasabi nyo sa aking nagawang box? Sana na-encourage ko kayo para, you know, mag-build din ng box at magsimula sa basic kasi malaking help na to kapag gusto natin ma-develop pa yung skills natin. And of course, kung may gusto pa kayong mga other ideas, just comment down below at the comment section. And kung gusto nyong ipakita sa buong mundo ang inyong mga builds, just use the hashtag DoItYourself. And meron po kayong chance na ma-featured sa aming show. And of course, pasalamatan natin si Kuya Dan for helping us building this box. At kung gusto nyo pong makakita ng mga practical tips sa woodworking, syempre, i-visit nyo rin yung channel ko, Film That Build. So mga dude, just hit the subscribe button and hit that bell icon beside it. Once again, this is Sela Guia, your resident DIYer of Do It Yourself. And guys, remember, kapag gusto nyo mag-renovate and all, mag-DIY, hindi nyo kailangan sakta ng bulsa nyo because you can do it yourself. Bye dudes!